kay para nga maka-eskwela lang sa. Di daw nakaloy ano bala nga gating huwa man sa sangiya nga pag-eskwela ng kada tuig na makakuha man sa sangunor. Balikan ko mama ko mabara ka kay wala kang bukas tapos ka-eskwela lang ko. Hindi ko magampang. Kaya balikan ko si mama ko. Born and raised into poverty, work and play merge in an undistinguishable blur for Vanillin, Ronel, and his friends. For now, the stream is a convenient place to wash off the powdery residue of fertilizer from their hands. A place to revive their bone-tired bodies before moving on to work that other plantations may have to offer at this time of year. But they have dreams too of the old schoolyard. Of a day of warm sun and of drifting off to rest from their labors. Ang bawat araw para sa magkapatid na Aisa at Angeline at sa kanilang inang si Emily. Pangkaraniwan na lamang ang araw na ito para sa mga taga-Gumaos, Camarines Norte, kung saan sa loob ng mahabang henerasyon, tanging ang paghahanap ng ginto ang ikinabubuhay ng maraming mahihirap. Ginto ang dahilan kung bakit maraming kabataan ang wala sa tahanan at sa paaralan, at kung bakit sinusuong ng maraming kabataan ang mga panganib sa minahan. Hindi tiyak ni Aisa ang tunay niyang edad, ngunit tiyak niyang matagal ng panahon ang iginugol niya sa pagtatrabaho sa mga minahan. Natutunan niya ang trabaho dito mula sa kanyang ina, at ngayon ay natututo naman sa kanya ang 6 na taong kapatid na si Angeline. Nang magkasakit ang kanyang ina noong 1 taon, tumigil si Aisa sa pag-aaral. Naghanap buhay siya upang makakain silang magkapatid at maipagamot ang kanyang ina. Siya po ang bumubuhay sa amin, nasa ospital po ako. Halos din nga po siya nakapasok. Kaya-eskwela po siya dati, sabi niya, ano daw, kakabuda lang siya. Nanay niya, wala tayong pambigas, makakabuda muna ako, di ako mapasok. Sabi ko nga, pag di ba ako nagkabun, magugutom kayo.
Kaya maski di ko po kaya, nagpinili ko magkabun. Para kumain lang sila. Maski po masasakit ng katawan ko, sige lang. Grade 5 lang po ako. Gusto ko po huwag silang mag-aya sa amin. Hindi sila mahirapan. Gusto ko po makatapos sila, makaano lang trabaho. Ano po nang gusto nila? Kaso po wala na ako sa kanila makipag-aaral. Kasama ang iba pang mga batang minero, maghapong nakababad ang mga paa ni Aiza sa tubigan ng minahan na puno ng nakalalasong mercury. Buong araw silang nagpapala ng putik, paulit-ulit na pinaiikot ang banyera ng tubig at buhangin, habang hinihintay ang paglitaw ng makintab na butil. Ang bawat butil ng ginto, na singliit ng isang butil ng bigas, ay maibibenta lamang nila ng 20 piso. Sa wakas, makaraan ang 2 oras sa ilalim ng sikat ng araw, lumitaw rin ang isang maliit na butil ng ginto. Ngunit alam ng magkapatid na mahabang oras pa ang kanilang gugugulin upang makaipon ng sapat na perang maipambibili ng pagkain ng pamilya. Ngunit si Rico, isang 10 taong gulang na batang minero, ay kumita lamang ng 50 pesos sa loob ng 2 araw sa minahan. Nang mapagod, umuwi muna siya upang ibigay sa ama ang kinita. Nais muna niyang magpahinga. Nagkakabod, pinapakabod nung anong ama. Pag walang nakukuha, binubugbog. Tapos nung isang araw daw yan, binibili ng 4 kwantos yung hanap niyan. Ay sakat kulang, binili lang ay gin. Binugbog na naman. Ba't kanya binugbog? Bakit kunti lang na pamugin to ilang palay? Anong ipinalo sa iyo? Host. Tapos, ano pang ginawa sa iyo? Asan ka tinirador? May pasa? Wala man. Hindi ito ang unang pagkakataong sinaktan si Rico ng ama. At nang magkalakas ng loob, humingi siya ng saklolo sa isang kapitbahay. Gusto mo pang bumalik kay papa mo? Kapwa tumugon sa sitwasyon ni Rico ang People's Organization sa baryo at ang Barangay Council for the Protection of Children. Tinignan ko ang likod niya, may mga sugat talaga, saka medyo magayong ganito niya. Totoo yung sabi ng bata na siya ay sinuntog, gawa ng alsado yung ganito ng bata o putok. Kaya dun. Ilan lamang sina Rico, Aiza at Angeline sa mga batang minero sa Camarines Norte, kung saan nagpatuloy sa loob ng mahabang henerasyon ang maliitang pagmimina. Sa katunayan, dating mga batang minero din ang kasalukuyang nagtataguyod ng kampanya laban sa child labor. Nag-start akong magtrabaho sa pagmimina ay grade 3 ako. Till high school, graduate ako ng high school. So, yung nararanasan ng mga bata ngayon na involved din sa mining ay naranasan ko rin nung ako'y bata pa. Yung hirap talaga at yung risk ng buhay mo talagang nandoon. Kasi pagpasok mo pa lang sa balon, yung pagbaba mo pa lang doon. Delikado na 'yon sa iyo eh. Kunting pagkakamali mo, madulas ka mahulog ka doon. Baka hindi pila eh, patay ka eh. Sa mga minahan, ang mga bata ay lumulusong sa pinakailalim ng lupa at gumagapang sa makipot, masikip at madilim na balon. Permanenteng nasisira ang kanilang pandinig dahil sa pagbabago ng pressure ng hangin sa loob. Parati ring nakaamba sa mga bata ang kamatayan dahil sa mga aksidente sa mga pagsabog, pagguho ng mga pader o bubong ng balon, at paggamit ng mga kasangkapang angkop lamang sa matatanda. Ang tawag namin dito sa kada eh, yung nagkukuha ka ng mga, yung ore, yung mga bato na nandun yung nakakabit yung ginto, gumagamit ka ng maso at saka ng muwil, yung mahabang bakal na matalim yung dulo, tapos sa mamasuhin mo ng ganun. Siyempre, pagka hindi ka sanay,
pag hindi tumama yung sa kamay mo, tatama yung masiyo. Kaya ano, pag dumulas yung ano, yung talim, baka kung saan tumama sa paa mo, kaya sa kamay mo. Paglabas mo naman ng balon, di bubuhatin mo na yung nakuha mong mga bato kaya yung lupa. Dadalhin mo yung sasapa para doon mo yung pabirikin, doon mo ilagay sa pabirik. So yung paggugumos mo pa lang ng tunong lupa, may kasamang mga bato-bato yun. Di mo alam, baka halimbawa may buti doon na galing doon sa balon, kaya may pako. Di mo naman makikita, maputik yun eh. Ayun, masusugatan ka na lang. Tapos, lalagyan mo ng mercury yun. Pagka gusto mong ipunin na yung ginto. Nagkanda kami ng health assessment ng mga bata. Around 80 to 100 na children yung aming pinag-assess yung kanilang health status through dun sa coordination namin sa Occupational Safety and Health Center. Yan ay funded din ng International Labor Organization. Yung mga findings doon na yung iba ay talagang contaminated na ng mercury. Yung mga nagkakabud ng maghapon, yung halimbawa 7 to 5, yung nakikita ko mahina ang kanilang paglaki, naging bansot, at saka isa pa, mahina sa pag-aaral. Hirap, sakit. Nagkakaroon sila ng sakit sa balat, inuubo, sinisipo, nilalagnat. Tapos kadalasan, hindi na sila nakakapag-aral. Oras na makahawak sila ng pera, mas gusto ng lad sa kabudan kaysa sa paaralan. Yun ang ginagawa nila. Tinatayang may 18,000 kabataan ang naaabuso sa mga maliliit na minahan sa Pilipinas. Sa Camarines Norte, nakikipagtulungan ang mga non-government organizations sa pamahalaan sa pagbubuo ng talaan ng mga batang minero upang masubaybayan ang kanilang sitwasyon, makapagsagawa ng mga patakaran, at makapaglaan ng mga programa. Naging daan ang nasabing talaan ng mga batang minero sa pagtataguyod ng mga lokal na kautusan tulad ng Camarines Norte Children's Rights and Welfare Code na nagbabawal sa mga bata na makilahok hindi lamang sa pagmimina kundi sa lahat ng anyo ng mapanganib na gawain. Nagbigay daan din ito upang masimulan ang ilang serbisyo para sa mga bata. We're able to conduct 16 classes, child laborers in the 6 pilot barangays, a total of 395 learners. There were 231 males and 164 female. Sa pamamagitan ng mga serbisyong tulad ng non-formal education at scholarship, muling nakapag-aaral ang mga bata at nababawasan ang laman ng talaan ng mga batang minero. So malaki po ang naging improvement ng mga kabataan, mga magulang, ng mga barangays. Nung araw, maniwala ka, ang dami itong mga hindi magsumulat. Marami itong mga kabataan ang nagpapakatulong na lamang para kumita. Pero ngayon, nag-aaral na po sila. So malaking bagay ang ginampanan po ng pag-advocate natin sa mga barangays, yung pagbibigay ng impormasyon. Naiangat natin ang antas ng edukasyon ng kabataan. Unti-unti na ring nagbabago ang kalagayan ng mga batang minero dahil sa pagpapalaganap ng impormasyon, edukasyon para sa mga magulang, pagsasagawa ng mga lokal na kautusan, at paglalaan ng mga kaukulang serbisyo. Napipilitan pa rin magtrabaho sa mga minahan si Samuel, isang batang minero, upang makatulong sa pamilya. Ngunit sa kabila nito, determinado pa rin si Samuel na ipagpatuloy ang pag-aaral. Mas maigi po yung makakabot ka lang po ay Sabado, Linggo, tapos tuwing Lunes hanggang Bernes po mapasok ka. Tapos nagkakabod po ako ng Sabado at Linggo para po may mabili kami bigas. May mabili po ng mail ni Tutoy. Tapos po sana po pagdating po ng Lunes ay may pambago kami magkakapatid.
yung pong walang mga hanap buhay ay nagkakabot rin po silang katulad namin. Tapos po ay yung pong kita nila maghapon, binibigay rin po nila sa magulang nila. Ngunit hindi lamang sa mga minahan matatagpuan ang mga bata. Mula sa 4 na milyong batang manggagawa, humigit kumulang 2.4 na milyon sa kanila ay nasasadlak sa mga pinakagrabing kalagayan bilang mga batang manggagawa. Nilalapastangan nito ang kanilang pagkatao at pinipinsala ang kanilang pisikal na pangangatawan. At sinasagkaan ang pag-unlad ng kanilang kaisipan at ang pang-espiritual at psychosocial na katangian. Kung hindi man ito nagdudulot ng kapinsalaan, ito ay nauuwi sa kamatayan. Filipinos would value their children doing work because it's a responsibility that has to be developed from childhood up to their adulthood. But there are instances where families, maybe because of poverty, would really require their children to just go to work and not value education at all. It retards their normal development. It deprives their children from going to school. That would be now a problem. Ipinakikita ng karanasan sa Camarines Norte na hindi sapat na dahilan ang kahirapan upang magpatuloy ang kalagayan ng mga batang manggagawa. May mga pamamaraan upang mapigilan ang pinakagrabing anyo ng child labor. At mas epektibo ang mga ito kung ang kabuuang sitwasyon sa buhay ng mga bata ang isa sa alang-alang. So dapat isabay mo yung family na meron ka rin intervention dun sa family, hindi ka lang dun sa bata mag-focus. And then siguro yung buong community makatulong dun sa pagpapaliwanag dun sa mga magulang at sa mga bata. Nagluwal ito ng mga proyekto, mga livelihood projects sa mga magulang ng mga child laborer. Yung mga child laborer ay inorganize din namin, orient namin sila about child labor laws, para at least ma-aware naman yung mga bata. The child-friendly movement attempts to mobilize all levels of society, from the local government unit and down to families and teachers and community leaders. And it begins from this understanding that everyone in society has a role to play, and all children need to be reared in a protective environment. Samantala, si Rico, ang batang nawalan ng kamusmusan nang makatagpo ng ginto, ay nakahanap ng kanlungan mula sa pagmamalupit at pang-aabuso ng kanyang ama. Hindi niya tiyak kung ano ang maaari pang mangyari. Nang tanungin si Rico kung ano ang kanyang inaasam sa buhay, pinag-isipan niyang mabuti ang kanyang sagot. Matutupo. Kung basa tas magsulat. Walang masyadong hinihiling ang mga bata.
sabi niya, gusto mo bang magtrabaho? Sabi ko, saan po? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, sa Maynila. Sabi niya, libre naman pamasahe. Hindi naman kita pababayaan sa Maynila, sabi niya. Di sumama naman din ako, sabi niya, maganda sa Maynila, malaki ang sweldo. Nangarap rin ako nga, isang buwan, 1.5. Nakabili ng damit. Sumpadalas ng pera sa kanila para makapag-aral ulit. Nag-iipon. Kasi magandang araw, Maynila. Magandang araw to. So, maganda rin mga tatrabaho. Kabilang sina Marivic, Alita at Jeneline sa maraming kabataang pinusabos bilang mga kasambahay sa mga pribadong tahanan. Nananatiling lihim ang kanilang mga paghihirap. Katatapos lamang ni Alita ng grade 6 nang kunin siya ni Aileen sa Samar upang gawing kasambahay. Pito ang miyembro ng pamilyang pinagsilbihan ni Alita. At sa dami ng kanyang trabaho, karaniwan ay isang oras lamang ang kanyang tulog sa araw-araw. Po alas dos, madaling araw, umigising. Agasin ko po sa umaga, inuuna ko po yung salaming punas, yung bintana. Tapos, mga labahin, nauna ko niyan. Tapos ko yung labahin, kuha na, yung pagsasaing na, para kumain sila. Salmusal po, mga alas 5. Tapos pagka alas 6 po, inigising ko na sila, yung mga bata. Papaligoan, tapos makakainin. Bibihisan. Katapos magbihis, yahatid ko na po ng alas 8. Eskwelahan. Bike lang po, sidecar. Dalawang oras bago makarating. Tapos, uuwi na po. Kasama ko yung alaga ko, dalawa. Tapos, maghuhugas na ng plato. Tapos kung maghugas ng plato, iniisip ko na lang po yung sasaingin sa tanghalian. Pagkatapos kong masaing, pinapatulog ko yung mga bata. Pagising ng mga bata na dalawa, pupunta na naman kami sa eskwelahan, susundo na naman ng alas dos. Nagkasundo, pinagpapatuloy ko na doon yung paglalaba ko. Sinuturuan ko pa silang mag-aral sa mga homework nila. Yan. Tapos, pag dumadating yung mga magulang, pupunta ako sa palengke. Dumadating yung nanay nila, mga tin. Nilalaro siya sila hanggang alas 12. Tapos, natutulog pa ako paggabi, launa. Inakala ni Alita na natatanggap ng kanyang mga magulang ang 1,500 pisong buwanan niyang sahod. Sinulatan niya ang kanyang pamilya, ngunit dahil hindi niya alam kung paano ipadadala ang mga ito, si Aileen ang pinakiusapan niyang magpadala ng mga sulat. Ngunit hindi iyon ipinadala ni Aileen. Dumagdag pa sa miyembro ng pamilya ni Aileen ang kanyang inang may sakit at ang pinsan niyang si Ernie. Alita, tubig. Kaya dumami pang lalo ang ipinagluluto, ipinaghuhugas ng pinggan at ipinaglalaba ni Alita. Nagpaplansya ako ng dami, tapos pinagbilinan ako ng auntie niya na yung kalamansi, wag daw kunin sa rin kasi gagamitin na nila sa birthday na anak niya sa Antonin. Tapos,
Sinabi ko naman sa pinsan niya, eh, ngayon nagalit sa akin. Kuya, kuya, huwag mo naman pakalimin yung kalamansi. Gagawin natin yan natin sa pansit, eh. Huwag naman, oh, malilintikan ako niyang kay ate, eh. Pakalimero ka talaga? Inagaw niya sa akin yung plancha, tapos akala ko po nakikipagbiruan. Sabi ko, wag, baka kasi mainit, baka mapasok ako. Yun nga, tinutupalan. Unang napadpad sa Maynila si Marivic at ang magkapatid na si Jocelyn at Jeneline bilang mga kasambahay. Ngunit bukod sa paglalaba, pag-iigib ng tubig at paglilinis ng bahay, pinilit din silang maging mga servidora sa Videoke Bar na pag-aari ng kanilang among si Matilde. Tapos maglaba, tapos mag-igib. O, yun naman trabaho. Tapos kung magtagal kami doon sa igiban, sinasampal kami, sinasaktan kami dyan. Ano ba yan? Kanina ka pa yan, ang dami-dami pang trabaho. Mahina po yung tubig eh. Stabilisan mo dyan! Niyayakap na nga eh, ma. Sabi namin nga, baka mahawa tayo sa mga sakit ito, baka may sakit yun. Pag hindi mo tibulan yung maglilikramo yung mga lalaki sa amo namin, hindi. Sampal na naman kami. Oh, ano na naman ang problema? Si Guma, yung waitress niyo, hindi marunong mag-serve. Marivic! Ayusin mo. Hindi na namin matis kasi hindi nga rin kami pakainin. Hindi. Yun na lang. Pag hindi kami nakainom ng beer, sasaktan na kami dahil wala silang kita. Kasi minsan nakaarating ako ng sampu, di lasing na ako. Tapos, pag nalasing nga kami, binubuhusan ako ng tubig. Kasi marami pa daw ang gagawin, bakit daw nalasing na ako. Hindi ko gusto nga mag-table na ako. Pina-table, pinilit ako ng amo ko. Sige, mag-table ka na doon. Pag hindi ako tumi-table daw, sinasampal ako. Ngayon, pinilit ako nga pinainom na akong alak. Tapos, nalasing naman ako, pumunta ako doon kasi nainakakarga na sa akin lalaki. Yung boy rin niya, doon, pupunta sa kwarto namin. Kasi nabigaw yung boy niya sa akin. Tapos, pinagsama kami niya. Pinagsama na namin kami. Yung dala, yung boy niya. Ngayon, sama kami. Tapos, yun, nag-asawa na kami. Pinagsama talaga kami. Tapos, dalawang buwan ngayon, nabuntisan ako. Sabi niya sa akin, palaglag mo na lang yan kay Waykwinta yung ano natin, yung lalaki ko dito. Sabi niya ganun. Kasi po, ganito inutusan ako, pinakarga ako ng container. Oo, sa amo ko, container. Tapos, pinahilot ako sa yung matanda. Kasi bumili yung, ano pala, yung inumin nga, pait nga kaastanan. Pinainom niya sa akin. Kaya hindi ko naman alam nga, hindi na rin niya pinabasa sa akin. Sabi, inumin mo na yan, huwag mo nang tingnan, sabi niya sa akin. Pait nga pinainom niya sa akin. Pag abutan ng dalawang araw, doon na nalaglag yun, doon sa kubita. Maliit, maliit lang. Apat lamang sina Jocelyn, Jeneline, Marivic at Alita sa 230,000 batang namamasukan bilang kasambahay sa mga pribadong tahanan.